Walang takot na sumagot sa mga kontrobersyal na tanong ang walong presidentiables na nagharapan sa Youth 2010 Boto para sa Pagbabago, ang presidential forum ng ABS-CBN News Channel o ANC. Nagpapatrol Willard Cheng. Komportableng nakaupo sa sofa ang walong presidentiables, pero mainit ang ibinatong tanong sa kanila ng mga estudyante. Bilang dating kalihim ng National Defense, paano po na nangyari ang mga pribadong army ni Ampatuan ay nagkaroon ng mga armas na pagmamay-ari ng gobyerno? Walang nakalap yan na armas nung panahon ko. At imposibleng magkalap ng ganung karaming armas sa loob ng 2 taon. Matagal na nangyayari yan. Sinabi niyo po sa inyong patalastas na hindi kayo magnanakaw. Pero paano naman po ang ibang opisyal? I invite you to look at the record, see where I have been lucky. Para sa kandidato ng angkapatiran na tutol naman sa sex education sa paaralan, itinanong kung saan papupunta ang kabataan para sa sex education. Palagay ko po ang isang kabataan, may sapat na natural na kaalaman kung ano ang mangyayari kung siya ay sumiping. Ang bangayan naman sa Senado, umabot din sa De La Salle Campus. Matapos tanungin tungkol sa napakarami niyang political ads, nagparinig kay Senador Noynoy Aquino ang pinakamayamang presidentiable na si Senador Manny Villar. Meron tayong batas ngayon dyan. Dito sa paglilimitan niyan, ay dapat natin isipin na hindi natin dapat isara ang pagkakataon ng mga mahihirap na hindi celebrity, na walang inang celebrity, kapatid na celebrity, para naman sila makilala. Hindi naman nagpahuli ang mga kalaban ni Villar. Na-challenge ko yung mga fellow senator ko, lalong-lalo na yung mayayaman, na ilabas nila sa website yung lahat ng mga insertions nila. Kahit na mayaman ang kalaban, huwag ka matakot. Lalabas ang katotohanan. Thank you, sir. Halos lahat ng pambato, pabor kasuhan si Pangulong Arroyo pagbaba sa pwesto, kaugnay ng Hello Garci, ZTE, Fertilizer Fund Scam at iba pa. Bigyan natin ng katarungan ang sambayan ng Pilipino. Let the truth come out. Sapagkat ang isang bansa na mayroong injustices na unresolved ay kinukumbida ang sumpa. Dito, iwas pusoy ang kandidato ng administrasyon. Pwedeng maghabla kahit sino na may tamang batayan at ako hindi dapat makialam. Let justice be done. Dito, dinebate ni Madrigal si Teodoro. If elected president, magtatanaw ka ba ng utang na loob kay GMA? Ang utang na loob, sa definition ko, ay pagsusukli ng mabuti sa mabuti. Pag masama na, nothing is worth my reputation and my father's reputation. I'm not going to. Sa pagtatapos ng debate, si Gilbert Teodoro ang nanguna sa random survey ng ABS-CBN sa mga estudyante. Sumunod sina Richard Gordon at Noynoy Aquino. Of course, it will always be Noynoy Aquino. Senator Dick Gordon. Because he was able to answer his questions directly and very clear. I was going to vote for Villar, but now I'm going to vote for Gibo. Because, mainly because I actually understood what he wanted to do. And I believe in platform over personality. Sumali din sa kuro-kuro ang halos 3,000 chatters sa live streaming sa abscbnnews.com at Twitter. 4 buwan bago maghalalan, maraming isyu pa ang dapat harapin ng mga presidentiables, kaya posible pang magbago ang isip ng mga kabataan. Willard Cheng, Patrol ng Pilipino. At mapapanood niyo po ang replay ng Presidential Forum sa ABS-CBN News Channel bukas, 10:30 ng gabi at sa Linggo, 1:00 po yan ng hapon.